offline nga talaga kayo. Look at you. Wala yung cellphone. Hi. Okay. Opo. Gusto niyo ba makapangarap niyo maging totoo? Yes! O gusto niyo mag-motivate ang parang-tweet kayo? Dalawa lang yan, ang gulo, di ba? Kasi kung gusto niyo mag-quit tayo, ang dali mag-motivate para mag-quit. Di ba? Una, bawal mag-OA. Payaman ka na, panay-OA ka pa. Huwag ka na maging choosy. Madali ang improbal. Ang mahirap yung buhay sa labas. Yes! Yan. Ngayon, ganito. Tingin yung whiteboard. Marker. Tapit. Kita mo ba? Malaki. Oh. Ngayon, ganito. Bibigyan ko kayo ng tip kung para lumaki yung negosyo nyo. Gusto nyo ba yun? Yes! Gusto nyo ba yung kinikita ng mga upline nyo na walang humpay, tuloy-tuloy? Yes! Nagpapahinga, kumikita pa rin sila. I-checkin nila hindi nagpapahinga. Okay? Pero mahilig kayo because ito yung mga sinabi ko rin sa kanila 11 years ago. Okay? 11 years ago, nagtrabaho sila. And umaali sila, mahigit 8 years na. Anong point ko? Bigyan nyo na sarili nyo ng 3 taon. Bigyan nyo yung mga pangarap nyo ng 3 taon. Bakit? Kasi hindi pwede yung habang buhay, tinatrabaho yung pangarap mo. Hindi naman pwede yung pasulput-sulput na. Once a year ka lang magpunta ng office, tapos isipin mo, yung mayamang ka na. Tapos sabihin mo, ilang taon ka na sa Englobal? 4 taon na. Yung pala, once a year ka lang magpunta ng office. Isang oras lang. O di ibig sabihin, 4 na oras po palang ginagawa yung negosyo. Wala pang kalahating araw yun kung tinotal mo. Tama? Tapos nangangarap ka, magkakaroon ka ng pajero, nangangarap sa magandang buhay, kikita ka sa studio. Abo. Ako na magsabi sa inyo. Manood ka na lang teleserye, mas okay pa. Di ba? Tapos sasabihin mo, atang hirap, at paano ganyan, ang init, minsan malamig. Well, ano gusto mo? May temperature muna ba bago ka kumilos? Ano ba tamang temperature para trabaho yung pangarap? Di ba wala? So, enough of the drama, enough of the hassle, enough of the issues, enough of concerns, enough of that. Because in Global Today, ito na yung kinahihintan na kumpanya. Ang daming mga pangarap na natutupad dito sa kumpanya. Yes! Huwag na kayong maghanap ng ibang kumpanya. Last year, ang binigay kong income, 2.5 billion mahigit. Wow! Okay? Ni San Miguel hindi kaya ibigay yan. Kahit Globo, Smart, kahit maglakad ka mula para Ampari hanggang Bulo, hindi kaya magbigay na gano'ng malaking pera. Okay? Dito lang yung sa aim. Ngayon, proteksyonan nyo yung mga pangarap nyo. Proteksyonan nyo by giving them time, labanan mo, maging warrior kayo. Talagang may obstacles, may challenges. Normal naman yan eh. It's placed in front of you to see if your dreams are really worth fighting for. Tama? Yes. Kasi pwedeng flight, pwedeng fight. Fight or flight. Pwede kang lumabad, umalis ka na, mag-quit ka na. Pero yung pangarap mo, naghihintay lang. Kasabihin sa'yo, talaga tao to. Hindi niya talaga ako makukuha. Bakit? Eh, mahigit na, nag-give up na eh. Mahal ang pangarap eh. Parang yan isang magandang reyna. Diligawan mo pa, gusto mo bukas kayo na. Walang kahirap-hirap. On the second day, buntis na. Walang ganun. Hindi ka rin lang. Diba? Yes. At ang, take note, ang pangarap madali magtambo. Pag hindi mo siya sinimulan, ah, pag sinimulan mo siya ngayon, at nagpahinga ka, lalo siyang lalayo ulit. Umpisa ka ulit, wala umpisa ulit. Kaya dapat, habang ginagawa mo siya, huwag kang tumigil kasi hindi mo alam, baka bukas, makakuha mo na yung mga right person. Baka bukas, makarigod ka na kagaya ni Maylin at Dani. Baka bukas, makarigod ka kagaya ni Roy. Yes. Baka bukas, si FM. Yes! Oh, yes. Pagkaso nag-quit ka kahapon, patay. Tama? So, dito mo lang gagawin mo. Pag nag-build ka ng network, you must have the heart. Okay? Minsan, hindi mo na inisip sarili mo. Tulad na ginawa na-apply nyo ngayon, bakit ang tayo siya ng ganito? Hindi man ito sponsor ng company. Kaya sa bulsa nila ito eh. Because, this is what they are. Kaya sino mayaman ngayon. They have the total heart. Okay? They have the heart of a networker. Warrior. They have, matapak sila, pero they're very kind. Tama? Tawag dyan kindness. What is the kindness? Kindness! Kailangan meron kayo niyan. Pangalawa, kaya rin relationship. Relationship. Walang shortcut dito. Dito pera-pera to. Kasi kung pera-pera to, yung mga apply nyo, IT na magtrabaho. Wala nang ganun-ganun. Gusto nila mangyari sa inyo. Ano nangyari sa nila? Ina-apply nila yung raw of reciprocity. Ginagantihan nila yung kumpanya na magandang ganti. Kasi ginandahan nila yung buhay nila. Nagandahan, pinaganda ng kumpanya yung buhay nila. Kasi sinusuklihan na lang nila yung kumpanya din. Kung tanongin mo kung gaano sila kastable, 6 na taon na mahigit sila umaani. Iba ba stable yun? Ilang taon trabaho lang? 3 taon. Kaya ngayon, ang sarap yung turuan, isang babaan na nyo ba? Yes! Kung yung mind nyo,
hindi nyo kayang yumaman. Huwag kayong magpapa-apekto sa mga sinasabi ng mga edad na bata mo pa, ba't ganyan ang pinag-uusapan yung panipangarap? Natural, ganyan natin pag-uusapan yung pangarap pag 65 na tayo. Kaya tayo magre-record pag 68 ka na. Kung pare, kung apat na lang tayo sa batch natin, seryosohin na natin ito. Nagilos. Di ba? Mali, di ba? So, kung malakas ka, at may opportunity, may pag-asa. Mali yung sinasabi ka habang may buhay, may pag-asa. Mali yun. Dati siguro pwede. E paano kung hinihila mo na yung paa mo? Stroke ka pa, paano na pare? Hindi pwede. Habang healthy ka, malakas ka, may opportunity, may pag-asa. Yun ang tama. Yes. Tama? Yes. Kasi pati paano kung na-stroke ka na, paano kami sabihin may pag-asa na yun? Sige, mag-stroke tayo. Ako mag-organize. Stroke ka na. Diba, hindi ka na healthy. So, dalawa ngayon ang pinupunto ko ngayon. Habang bata ka, habang hindi pa polluted yung utak mo, habang hindi ka pa negative, gawin mo lang yung global. Kasi pag punong-puno ka na ng experience, punong-puno ka na ng negative, mahirap ka na turuan. Kaya nang tinawag na training ko eh. Hindi dito, pupunta ka dito para mag-display, magpa-cute. Hindi. Walang ganun dito. Trabaho talaga to. Ibigyan natin ang 3,000 mga parang natin. Okay ba yun? Yes! Ako, FM, mag-Ferrari ka. Oo, dalawa. O, di ba? Diba? Ka, pambayad kuryente, problema mo, tuition fee, problema mo sa mukha hanapin. Imagine mo ha, mag-kuryente na lang. Problemahin mo pa. Ibig sabihin, all throughout your life, wala kang ginawa kung pag-chicha-chicha lang. Tinapos mo lang yung pag-survival mo. Hindi mo na nakalimutan mo na yung gusto mo at yung gusto ibigay mo sa pamilya mo. Nakalimutan mo na yun. Tama? Sabantala, they had the same opportunity that I had 20 plus 3 years ago. Ang kulang lang, hindi na nakita yung negosyo. OA kasi, ayaw nila kasi sales. Ayaw nila kasi nare-reject daw sila. Ayaw nila kasi napapagtawanan daw sila. Diba ano ba naman 3 taong kapagtawanan? Ako pinagkatawanan din ako. Who cares? Tama? I still make money, correct? Yes! So ladies and gentlemen, pag OA daw tayo, napalitan niyo ako na. Kung maraming drama, huwag niyo sabayan. Strato tayo, dapat warrior tayo. Labanan natin yung money. Yes! Okay, dapat warrior. Pag sinabi warrior, walang drama. Ay, ano ba ng general? Parang drama, parang may hero. Parang wala kang skills. Kung baril kumahina, parang hindi na malakas. Wala na kung baka agad. Parang yung warrior. Diba? So, kailang warrior tayo. No excuses mo na. Okay? Yes. Now, to shortcut to sa... These people have heart. These people have families. Kaya nga, let's build relationship. Para dugtong tayo habang huling kiningan ng mga bulati natin. Tama? Dugtong-dugtong. Correct? Yes. Gusto ko makita yung mga bahay niyo in the future. Gusto ko makita yung mga plano niyo sa resort ninyo. Gusto ko makita yung mga masakyan yung mga first view cars ninyo. Yes! Tama? Yes! Kasi gusto ko magpunta nila. Kaya kami nandito. Kaya ako pumunta dito kasi gusto ko makita yung mga pagbumbukan ninyo. Yes! Yan pa rin yung mga buka pag mayayaman na kayo. Yan pa rin. Ang tsura kasi maaga yung mga adjust yung madre. Hindi nyo magkakakotse. Hello! In global ang pinasok nyo, hindi employment. Yes! Pabilis dito. Tama? Yes! Hindi puputi-bukti dito. Employment pwede. Kaya doon sa mga employed ngayon, hindi naman masasaktan mo kayo kasi masakit na ako magsalita. At wala akong pagkaya na, I don't care. Kasi employed na ako dati eh. Nobody cares, right? Pero nung ginawa ko to, sinimulan ko to, wala na atrasan. Kung pinasok ko to, wala na quit-quit. Hindi ko na in-entertain yun. Dinagtawanan ako, oo. Sinabihan ako, gaganong-ganon ako. Oo naman. Lalo na nag-resign ako, akala ka na yun, nabaliw na ako eh. Yung si Francis, oh, nag-resign pa, lalong baliw. Oh. Noong una sinabi, baliw ako. Noong nag-resign ako, lalong sinasabi nila, mas baliw. Sabi ko, pare, organize lang tayo, mga tropa natin. Pag-usapan natin yung negosyo. Nag-organize din sila, ako pinag-usapan. Pag-usapan natin yung Francis, ha? Planuhin natin, huwag tayo pakita. Sila yung may plano. Tama? Pero, ladies and gentlemen, I don't care. Even if they talk shit to me, lalabas pa rin ang pamilya. Nire-replenish ko pa rin yung mapamarkan. Papalitan ko kung wala kang pangalan. Papalitan pa rin na bagong kausap. And guess what? Mayaman pa rin ako. Yes! And of course, ownership. Everybody say ownership. Ownership! Ibig sabihin, kahit hindi ko may-ari nito, isipin mo ikaw may-ari. Manay kilos mo, pang may-ari. Yung gising mo, pang may-ari. Kasi yung palitan ka sitwasyon. Halimbawa, ikaw si Dokte. Halit lang tayo. Tumwari lang. Tumwari. Ikaw si Kompet, ako yung tao na yun. Ikaw may-ari ng kumpanya, ano kayang klaseng gising gagawin? Baka sarado yung office, gising ka pa eh.
magbubukas pa ng office pa lamang, gising ka na naman. Correct? Ibig sabihin, kaya successful ang company, dati kami distributors. Dati kami may ownership na kahit hindi kami may-ari ng company. Kaya nung naging may-ari kami, hindi na naging effort kasi dati na namin ginagawa. Pag may concern ng mga tao namin, hindi na nakarating sa may-ari. Bakit? Sakit lang ang ulo ng may-ari kami. So ginagawa ko, lahat ng issue sa akin pa lang, patay na. Pagdating sa may-ari, solusyon na binibigay ko, hindi problema. Kaya pati may-ari, nakakagalaw. So, palitan natin yung supersyon. Gawin yung calling card niyo, lagay niyo vice president. Yes. Ito, para you act like one, you move like one, you think like one. Lagay mo doon, dahil mapangalan mo, Francis Miguel, lagay mo doon vice president. Pati kilos mo pang vice president. Tama, hindi pwede may tumutulong sa tenga mo. Ownership yun. Awa na buho mo. Diba? Tapos yung kaya, ausap mo na kayo mo. Tapos lidiscuss mo, pare, may toothpaste tayo, masarap. Hindi mo ownership yun. Correct? Tapos nakita yung bahay mo, may Nescafe. Ano ko may dilet kayo? Correct? Patawag ng ownership. Ikaw may ari. Halimbawa, negosyo ko over team, tapos nakikita ng timpla kang mayulo. Paano yun? Nakita na kayo siya sabihin? Yes! Ito na no ownership. Baka, tapos ito parang maganda si 247. Kasi hindi ka gumagamit. Tama? Yes! Tapos may kulo pa. Patay! Okay kayo? Yes! There's no substitute for hard work. Ladies and gentlemen, sabing trabaho, trabaho tayo. Wala ditong matalino, wala din itong hindi matalino, wala din itong katapos o hindi, lamang pa rin ang masipag dito. Pag masipag ka, lamang ka na. Guwapo ka pa kagaya ko, at layo na mag-alaman. Yes! 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 Hindi ako salesman. Wala akong experience rito sa network. Pagka-graduate ko, trabaho ko ng sandali as an engineer. Sa networking na ako, wala akong experience. Pero doon ko na-realize, yung mga may nagtatrabaho, yung ginagawa yung negosyo, yun ang yumayaman. Hindi yung matalino at kung ano natapos mo. Kasi kung mayayaman dito sa negosyo ko, dapat itumuti yung mga lawyer muna, doktor muna. Okay sila eh, right? Pero bakit ang dami ordinaryo na yumayaman? So wala doon sa pang kung ano natapos mo. Kung ano yung lamang mo kung ikaw yung masipag. Naka-design talaga marketing plan kung sino yung masipag, lamang na. Okay ba yan? Yes! Tapos, i-manage mo ang buti sarili mo. Okay, manage mo kung anong kulang. Alam mo yun eh. Kung kulang sa skills. I-attend ka lang ng FPO sa coffee. Correct? Hindi ka marunong mag-invite. Alam mo yun yun eh. Hindi ka marunong mag-online. Tanong kayo sa marunong. In short, ladies and gentlemen, lahat ng pakapakaralan. Okay, i-manage ko lang. Hindi kami nakakaalam niya. Alam niyo yung kulang ko. Gusto mo yung kulang ka sa belief system? Punta ka ng office. Lapitan mo yung mga successful. Tanggalin mo yung duda mo. Ibig sabihin, tansya mo lahat yan. Every time na ginagawa mo negosyo, remember pag-ising mo, always be the best person you are every day. Every day dapat kumagaling ka. The best version every day of yourself. Dapat pag-ising mo bukas, iba ka na naman ulit. Pag-ising mo, lalo pas excited ka naman ulit. Every day. Habang kinatrabaho natin. Maintindihan niyo ba ako? Yes! Everybody say action. Action! So yung mga nakakuha ng resulta ngayon, lahat yung natutunan nila pagdating sa training, ina-apply sa real life. Hindi pwedeng narinig niyo sa akin, gonna end up in your cell phone, school books, or whatever. Kailangan bukas gawin mo na. Kasi pag patumpik-tumpik ka pa kayong balak mong kausapin, nakuha na ng iba. Dinili mo lang kasi sayang. Kung may duda kayo, meron kayong mga wala, hindi pa kayo ganun ka-confident sa business. Kausapin nyo na yung mayor. So, town. Mayor bilang ama ng lugar na to, baka may lumalapit po sa inyo, naghahanap ng trabaho or opportunity. Kasi po itong kumpanya to, binigyan po ako ng chance magkaroon ng opportunity. Nabigyan po ako, gusto ko i-share yung sa mga lumalapit po sa inyo. Ganun kasi yung humingin ng tulong. Pa-picture na agad sa mayor. Hindi naman sasalihin na mag-active upunin sa seminar mag 7 minutes. Hingin ka ng seminar. Yung referral na bibigay niya, alipa, para kay chairman. Tama? Nandali na kausapin ngayon, nakausap mo nga yung mayor, ikaw pa chairman ka. Lagi na mo, oo, nakinig ka kayo. Tama, di ba? Ngayon, confident ka na, puno ka na. Correct? Yes. Ako nung time ko, governor ng inibitan ko. Kabang-kaba ako, nanginginig ako eh.
pinipilit ko siya pasali, hindi naman talaga sila sasali. Pero magbibigay ng referral. Yung referral na yung mayroon tumanggi because governor ang nagbigay. Tama ba? Yes. At huwag mong kalimutan, selfie. Go, selfie tayo. Di ba ang dali na? Usapin ko yung chairman agad, o konsehal, o di lalo na yung barangay yung chairman. Ang dali ka usapin. Try, kinausap mo na yung ko. Okay ba yun? Yes. Tapos hindi ka na referral yung mga gagraduate. Ang dali na umigay kasi galing na sa governor yung referral. At ang maganda doon, wala ka ng takot. Tapos na yung fear mo. So kaya mo na kausapin na nakabayan. Nag-guess nyo? Yes. Ang problema lang yung mga first move. Kasi siyempre, dahil po, iiigaw ba muna o tatay ba muna? Hindi mo alam, manungunahin mo eh. Hindi nakapahan ka, di ba? Next, empathy. Di ba si empathy? Empathy. Tama ba yung spelling ko? Mali. Oh, ganyan talaga ako magsulat. Mga guwapo, ganyan. Pansinin mo mga guwapo. Yes. Ang pangit na sulat. Yung mga pangit, hindi mo maganda. Ngayon ito. Kung sinabing empathy, ito yung dapat nakikinig ka sa mga prospect mo, sa mga downlines mo. Kaya tayo binigyan ni Lord ng dalawang tenga sa bibig. Kung sa may downline tayo, pakinggan mo rin kung anong buhay nila, pakinggan mo saan sila nagagaling. Huwag mo pangagalitan pag hindi nakamagdala ng prospect, kung hindi nakadala ng training, sa mga pinagdadaanan yan sa bahay, sa buhay. Pinagalitan mo yung pala, kailangan sama ng nanay niya sa hospital. Nagalit ka muna. Kilala mo kasi siya nakapunta. Tapos sinagsabihan mo na wala kang kwenta. Wala na yun. Hindi ka na nakakabuo ng grupo. At ang masakit nun, baka yung downline mo nagpunta dito, hinahanap ka muna. Sabi sa plan, sabi sa plan. Pag nandiyan, ayaw ko sumunta yung kontra. Sumit niya, grabe. Tama? O, yun yung maganda. Correct? So have a heart to listen to your people. Eh, this is your naman. Kaya yung mga downlines ko, wala noong 99% na namit ko ngayon. Sama ko pa ngayon. Simply because, mas madalas ako makinig sa kanila bago ako nag-explain. Hindi ka agad ako naglalatag. Tama? Kinakaibigan ko muna, kaya pakinggan ko. Ito yung mga online, yung mga offline ko. Kinakaibigan, may mga puso ito eh. Kaya kayo ba nag-o-online, next na target nyo, kailangan nyo ma-meet sila one day. Yung mga yung online nyo, international. Bakit? Paano? Kasi i-target mo sila ng goal. Halimbawa, oh, sige, nandiyan ka sa Africa. Pumunta ka agad sa isang site, malalaman mo magkano yung pamasahe. Tama? Pwede mo sabihin, okay, if you close 7 accounts times 10 people, I can sponsor you to round trip ticket to meet me here in the Philippines. I can sponsor you even your hotel. Feeling ngayon na nasa ibang bansa, mas special ako ah. Correct? Mamimit nyo ngayon sila in person. Hindi mga ganon, hindi pwede panikitaan namin. Bigin nyo sila ng kota. 10% sa mga pinikita mo. Ito yung mga gagastos sila mo. Ako yung investment. So kung natin dito, dali mo sa wine siya. Kausapin mo yung mga masahista. Galingan mo, galingan mo. Bigyan kita ng tip. Todo mo 100%, tabi ito 200. Todo mo, dati lagi mo, pati tubo. Isang mapatanggal yung stress, di ba? Libre pa pagkain sa wensya, correct? Yes. Nakita ko na ibang grupo yung ginagawa. Libre pa pagkain. Tutulog sila ng alas 12, di libre na isang gabi mo. Talaga magkano na, 800. Tama, 800, 800. Magbalik na ikukwento na rin, I got a best massage. I saw the lady using this. We should go there in the Philippines. Diba? Hindi kukwentuhan na, gogol na nila yan. Limang tao na gano'n mo, sobrang yaman. Limang linya magagawa mo gano'n. Sobrang yaman, hindi na kayo masin. Huwag tayo maging greedy sa inka. Pwede siguro magtabi ka ng kalakas. Para ibalik mo rin sa mga tao. At simple lang yun, hindi mahirap yun. Kasi hindi mo naman siya sinamahan sa pagko-prospecting niya doon eh. Ang hindi ko ka lang eh. Very comfortable tayo. Correct? Pakutahin mo na konti. If you produce like this, or may buti pa, parang niya nata. If you made an income of 100,000, gano'n. I'll give you a round trip ticket to Manila. Alam mo naman natin kung magkano pinasok ko 100,000 hindi tayo eh. More or less, right? Ikaw naman alam mo na kung magkano pamasahe in advance kasi nag-check ka na agad sa travel agency. Tama? And finally, ladies and gentlemen, mula ngayon guys, transform. Okay. Sabi transform, dapat iba ka na paglabas mo nito. Iba Francis Miguel ka na paglabas mo. Kung dati hindi ka hardworking, kung dati wala kang plano, paglabas mo ito ka na.
yung mga apply na makikita mo lang, mga transformed na yan. Kasi only when you are transformed, ibig sabihin, kahit hindi ka pang mayaman, utak mo pang mayaman, yung galawan mo pang mayaman, yung mga kabats mo hindi na makaka-relate sa'yo. Kasi sila iniisip nila, kailan sila magpapakasyon, kailan sila bibili bago sa pagkos. Ikaw, anong kulay ng kotse gusto mo, saan kong papatayo ng bahay. Malayo-malayo ka na, napansin nyo? Lalo na yung mga tatlong buwan na ginagawa ng global, pataas. Napansin nyo, pag yung kabats mo hindi member, ay na hindi sila makarelate sa'yo, o ikaw hindi makarelate sa utak nila. Hindi na kayo mag-match. Kasi ikaw na yung plano mo, eh, gusto mo million na. Gusto mo magpakasyon, gusto mo maganda yung puntahan mo, gusto mo may naabot sa mga ulang mo, mas malaki pa sa sweldo mo. Tama? You're so advanced na in such a way, pati utak mo na transform na. It's like you're only 21, but you're thinking like a 42 years old. Ang iniisip na investment, ang iniisip na million, ang iniisip na bagong kotse, maganda yung yield, investment, ito na iniisip mo. Maraming malayo ka na. Kaya ano, nagkita-kita kami ng mga friends ko after 20 plus years. College friends and high school friends, hindi sila makarelate sa akin. Kasi nag-tour kami sa Portigas, at yung may investment, pinapakita ko, ito tignan mo. Yung papa ko na yun, nag-relate sa akin. So, ngayon, nag-relate sa akin. Ang renta niya, hindi ko kalasin. Buwan-buwan. Hindi sila makarelate kasi problema rin na pa-oriented. Buwan sa likod. Ayun ba, gusto nyo umalis na kaya problema? Yes. Tama? So, wag mo lang ngayon, guys, export ka sa team. Kaya,